Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, January 8, 2022. Kung mapapansin nyo nga po, no, magiging maganda pa rin ang lagay ng ating panahon at wala pa rin tayong anumang sama ng panahon na papasok o mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang umiiral lang po sa atin yung ating amihan o yung Northeast Monsoon at ang Easterlies ano, ay muli na nga po nga bumubugso at mararanasan nga po yan hanggang dito po sa may Metro Manila. Kung mapapansin nga po natin ano, dito sa ating satellite image, yung extreme northern Luzon po ay makakaranas ng malamig na panahon. Dito nga po yan sa Batanes and Babuyan Islands. Dito naman po sa Ilocos region, sa may Lawag, makakaranas pa rin po tayo ng malamig na panahon sa may Cordillera region at sa rest of Cagayan Valley. Maging dito po sa may Baguio, makakaranas pa rin po tayo ng malamig na panahon hanggang dito po yan sa may Baler Aurora and Tarlac. Dito naman sa may Metro Manila, no, mapapansin natin makakaranas na po tayo ng malinsangang panahon dahil po yan sa ating Easterlies. At maging dito po sa may Bicol region at maging sa may Mindoro province, magiging maganda po rin po ang lagay ng panahon. Meron man tayong isolated rain shower na mararanasan dito po sa ilang bahagi ng Bicol region. Dito naman po tayo dumako sa may Visayas, kung saan nga no, may posibilidad makaranas ng pag-ulan dahil nga po yan sa ating Easterlies dito nga po sa may Tacloban. At the rest of Visayas, wala naman po tayong inaasahan na anumang sama ng panahon o pag-ulan na mararanasan ngayong araw. Sa may Mindanao naman po, kung mapapansin natin, ano, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. May makikita man tayo dito na mga kaulapan. Ito po ay hindi masyado makakaapekto o magdadala ng malalakas na pag-ulan sa Mindanao. Sa may Palawan naman po, magiging maganda rin ang lagay ng panahon. Wala mong tayong nakikita na anumang sama ng panahon na posibleng makapekto sa Palawan. Ayon naman sa ating advanced weather forecast, ano, kung mapapansin nga po natin, dito po sa ating advanced weather forecast by January 9, bahagya nga pong hihina yung ating amihan at makakaranas po tayo ng malinsangang panahon dahil po yan sa Easterlies. Pagdating naman po ng January 10, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon natin at mahina nga po dito yung ating amihan. By January 11, mapapansin na nga po natin na mararanasan natin panandalian yung maalinsangang panahon. Pagdating naman po ng January 12, muli nga pong bubugso no, yung ating amihan. Mararanasan ulit natin yung malamig na simoy ng hangin dito po sa extreme northern Luzon, sa Bicol area. Mararanasan din po natin yan. By January 13, makita nga po natin no, by January 13, yung pagbugso nga nung amihan ay maaabot po yan hanggang Visayas at makakaranas po tayo ng pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Mindanao dahil po yan sa ating shoreline. By January 14, mapapansin nga po natin na tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Mindanao dahil po sa shoreline at mararanasan pa rin po natin yung malamig na panahon hanggang dito na po yan aabot sa may Mindanao area. By January 15, makikita nga po natin no, yung bugso pa rin ng ating amihan ay mararanasan. So sunod-sunod na araw pa rin po natin, mararanasan yung malamig na panahon. By January 16, mapapansin po natin ano, na makakaranas pa rin na tuloy-tuloy na pag-ulan sa may Mindanao. Bunsod pa rin po yan ng ating shoreline. By January 17, makikita nga po natin ano, magkakaroon tayo ng makakapal na kaulapan dito po sa ating loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero wala pa rin po tayong inaasahan sa ngayon na anumang sama ng panahon na mabubuo dito po sa area ng Mindanao. Sa ngayon po, ito pa lang po ang ating available data no, sa ating advanced weather forecast. Inuulit po natin, ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. Marami pa po ang posibilidad na magbago yung nakikita natin in the future dahil nga po mahaba ang ating range ng ating advanced weather forecast
And next 2 to 3 days, may mga posibilidad pa rin pong pagbabago. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.